Look at that thickness, mga noy. Iyan, oh. Sa likod natin. Ayan, oh, napakagandang tanawin dahil nandito tayo ngayon sa Kalangkwasan Sur, Quiapo, Nueva Ecija. Isa sa mga pupuntahan natin dito, syempre ang kainan na sikat, La Quacha Bar and Restaurant. Titikman natin at aalamin natin kung paano ginagawa ni Chef Rai ang isa sa dinarayong pagkain niya dito, ang Rice Lomi Overload. Pasukin natin ang kusina. Quacha Bar and Restaurant ay nabuo bilang yung paglalakwacha ko actually sa buong Pilipinas. Kuha ko yung idea ng mga concept, Palawan, Siargao, Batubadera, Sinaw, yung mga tourist spot ng dito sa Pilipinas. Nagbuo na ako ng kainan, which is itong Lakwacha Bar and Restaurant. Pinutap ko sila, nagsama-sama ko hanggang sa ito na yung kinalabasan. Actually, I love Filipino food. Mahal na mahal ko siya kahit sino naman. Pag sinabi mong pagkain ng Filipino, pagkain natin yan eh, walang may iba. Nagkataon lang talaga na nag-aaral ako ng culinary. So, na-enhance ko yung skills ko, na pagbuti ko siya, and in-apply ko siya sa paggawa ng pagkain, pagluluto. At gusto kong i-share yung nalalaman ko na pagdating sa pagkain. Actually, ang hirap eh. Ang hirap mag-cope up kasi halos lahat naman nahirapan during pandemic. Nag-isip ako ng business para tulungan yung sarili ko and at the same time tulungan yung mga tao para magkaroon din ng work kasi mostly mga tao na from city nagkaroon ng nanawalan ng trabaho. So, umuwi sila ng probinsya and naisip ko rin naman magtayo ng business, mabigyan ko rin ng trabaho yung mga tao na wala ng trabaho dito sa restaurant. Hello po, magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala po si Chef Rai. Inaanyayahan ko po kayo na bumisita dito sa La Quacha Bar and Restaurant. Especially sa mga subscribers po ni Kuya Dex. Iimbitahan ko po kayo na pasyalan kami at tikman ang aming pagkain. Meron kaming Facebook page na La Quacha Bar and Restaurant or La Quacha Restaurant sa Facebook. And yung mobile number po na pwede nyo kontakin is 0956-6891-833. Asahan nyo po na ang pagkain namin magugustuhan nyo. Maraming salamat po. Mabuhay po tayong lahat. Siyempre, titikman natin at aalamin nga natin kung paano ginagawa ang Rice Overload Lomi. Kasama natin siyempre si Chef Rai dito. Chef, bago tayo magsimula, nakita ko may nakahanda ka ng mga ingredients dito. Totoo nga yan, Kuya Dex. Andyan nga yung mga ingredients natin, nakaready na. Dami ah! Oo, dami kasi overload yan. Ito talaga yung style mo sa paggawa ng Lomi ah. Oo, no? Yan yung best seller natin dito sa Lakwacha. Isa sa mga pinupuntahan dito, Noy ah. Kaya pala, pinangalanan niya pa ang sarili niya, no? Rice Overload Lomi, sa style ng Lomi ni Chef. Punong-puno talaga ang tingin ko, mapupusog ako nito, Chef. Ay, umpisa mo na yan. Dapat tikman na, gawin na natin. Yan! Nako mga noy! Chef! Biwa pa lang yung aromatics ha. Tsaka yung mga sangkap na iba, yung gulay kanina, hanip, mga galawang talagang professional. Hindi ko kaya yun. Ubus ang kuko ko doon noy pag ginanong ganon ko yun. Chef, ano ba una natin gagawin? Unahin muna natin lutuin yung mga pangtatoppings natin mamaya sa lomi natin. So, dito muna natin yung atay. At yung squid balls. Mga squid balls. And yung sikyam. Habang piniprito natin yung toppings, mag-sautay na tayo, no? Tingnan natin yung mantika. Sunod natin ang sibuyas. Okay na yung sibuyas.
sibuyas na ginisulod na natin yung bawang. Maraming bawang, mas masarap. Sulod natin yung mga gulay, which is yung sayote. Sabay mo na rin yung carrots. Okay, gisa natin yung bagya. Ngayon, lagyan na natin yung gripo stock natin. Anong tawag mo doon, chef? Gripo stock. Gripo stock ang tawag natin yan. Gripo stock yung po, chef? Oo, mga sakalasa yan. Sa Tagal. Natawa ako doon, oy. Ngayon ko lang natutunan yung gripo stock pala ang ginagamit. Na simula ngayon, gagamit ako niyan, chef. Gripo stock. Wala sa yan. Ayos! So, Kuya Dex, okay na yung toppings natin. Hanguin na natin siya. Dex, nagsisimmer na ating gripo stock. So, iligay na natin ang repolyo. At isunod natin yung mga pampalasa. So, para mas masarap ang lasa at buong lasa, iligay natin ang chicken cubes. Yun. Fuller flavor ng lomi. Tapos, iligay natin ang paminta. Iligay natin ang toyo, pampakulay. Yan. At isunod natin yung patis. Patis? Oo, patis, fish sauce. So, Kuya Dex, nalagyan natin yung pampalasa. Lagyan na natin yung itlog. Binating itlog yan, ha, chef? Oo, binating itlog. Lalong sasarap yan. Yun, beaten egg. Oo, beaten egg. Nakikita nyo, nagbabago yung consistency ng ating gripo stock. So, Kuya Dex, nilagyan na natin yung beaten egg. Lagyan na natin yung ating noodles. Ito, lomi noodles, no, chef? Oo, lomi noodles. Sarap yan. Hindi ba maalat yan? Hindi, na-precook na kasi ito. Okay. Tanggal na natin yung alat. Marami kasing chef, kaya lang naitanong ko dahil usually ako pag gumagawa ng ganyan, yung lalo sa mga mami ba, hinuhugas ako muna yung noodles. Ito pala kay Chef Ray, Noy, pini-precook niya pa itong Miki noodles ba tawag yan? Miki, yes, no? Miki noodles yan. Pagka na-precook mo na siya, mas madali siyang lutuin. Ayos! Especially pag dito sa restaurant, kailangan mabilisan talaga yung dito. Ayun, no? Yun ang tip doon, Noy. Para hindi mo overcook yung ating noodles, hanguin natin siya. Dagdagan ulit natin ng konting toyo para lalong kumulay. Tapos, gumawa tayo ng water at saka cornstarch, which is yung slurry natin, para pampalakot. Ayun! Yan, ang ginawa mo dito, chef, pagkahango ng noodles, na parang tinitimpla mo pa ulit, no? Oo, ilalagay ko natin ng slurry para yan yung consistency niya kasi hahabulin natin yan. Kasi, ang lumi talaga, kailangan malapot siya. Ayun! Kasi yan ang, yan ang distinguishing factor ng lumi versus sa mga mami. Oo. Okay ito, Kuya Dex. Yari na. Oh, yan na. Plate na natin. Nako. Plating na kaagad. Ang dali lang palang gawin itong loming to. At matitikman ko na, chef. Simple. Ginagawa mong rice. Overload lomi, let's get it on! Pwede na natin! Lomi overload. Okay na. 'Di ba? Iyan ang tawag dito, ha. Ngayon, chef, ito ano ko lang, ha, sa mga Noy natin nanonood diyan. This is authentic lomi coming from Chef Ray kasi pinangalanan mo 'to, ibig sabihin ito concept mo 'to, ha. Style mo 'tong loming 'to. Ang dami na po kasi version ng lomi, mga Noy, no? This time around titikman ko yung isa sa Dinarayo dito sa Kuya Po, Nueva Ecija. Exactly yung place natin is sa Kalangkwasan Sur. Kalangkwasan Sur, mga Noy. Ayan, ha, La Quacha Bar and Restaurant. Tikman na natin 'to. So, chef, paano ba binabanatan 'to? Kasi sobrang punong-puno, eh, no? Alaga na, aluwi mo na. Ganun lang agad, banat lang. Kahit anong banat lang, ha? Ako, nako. Bago ko halukayin ng gusto, mga Noy, pakita mo lang sa kanila, tutukan mo lang yung pinakasupa, yung sabaw ni Chef Ray dito. Wow! Look at that thickness, mga Noy. Iyan, oh. So, wala muna akong gagalawin, Chef. Normally kasi ang ginagawa ko ito, binibigyan ko ng commercial. Kasi hindi alam ni Chef Ray, eh. Binibigyan ko ng magandang commercial to.
Napakita ko lang sa inyo kung paano ito kinakain, no, ya. Iyan mo ko sa malapitan dyan, yung tumutulong ganyan, no. Ako nakarating sa langit doon, chef. Nakalimutan mo yung nakarating. Oo! Ang sarap ng lasa! Panalo, noy! Kaya pala maraming kumakain itong rice overload na lomi mo, no? Lomi overload, rather, ha? Hmm. Sarap na. Pag hindi ka pa naman nasarap ang sagawa mo, iwan ko na lang. Masarap, noy, ha? Hmm. Ayaw, may nakaandalan tayo dito. Chef, no? Naganda siya ng... Ito, white onion ba ito, oh, chef? White onion. Tsaka yung sili at yung kalamansi. Mm-hmm. Ito, toyo. Oh, toyo. Tama. Mm-hmm. Drugin ko na, chef, ha? I'll do the honor. Okay. Chef, matanong ko lang, ha? Ano ba ang pwede mong bigay na tip sa mga nanonood sa atin sa paggawa ng lomi? Consistency lang. Imahalaga yung sabaw, no? Oh. Yung kasi ang hinahanap doon, eh. Kasi pagka hindi consistent, nagbabago-bago ang lasa. Doon sumasablay. Ayun. Anyway, napakita ko naman na kanina yung yung procedure. Para paano gawin siya. Mm. So, pwede nilang sundan. Mm. Very easy. Mm. Very lang siya. Actually, Noy, ako po ang magsasabi sa inyo, masarap nga talaga yung lasa ng lomi niya. Been tasting lomi for so long na, no? Ang dami ko na po natikman na lomi sa iba-ibang mga restaurant. Binondo, kumain na rin tayo ng lomi doon. Mm. This one is different. I can say, this is a Filipino, parang kuha, no? Meron pa akong nakain, chef, na loming Batangas din. Mm-hmm. Ha? Yan, isa pa yan. Pero ito, siguro madidistinguish mo siya. Sabi nga ni Chef Raya, yung kuha niya kasi dito sa La Quacha Bar and Restaurant, mga Noya, Pinoy na Pinoy. Oh. Yun ang lasa niya. Oh. Okay na, okay. Pangmasa talaga yung lasa. Hmm. Lagyan mo squid balls. Ha? Hmm. Hmm. Tapos meron ka pang sabi niya sa akin kanina, no, habang nagluluto kami, no, at the background, no, yung nag-aabang kasi na pinapakuluan yung mga niluluto yung mga ibang sangkap, pinapakuluan yung lomi. Yeah, hindi daw sa kanya nawawala, no, yung sinabi niya, yung pagmamahal. Oh. No? Tingnan mo nga naman, no, yung talagang ingredient diyan. Mm. Kailangan talaga may halong pagmamahal para lalong sumarap. Oh. Kahit sa ibang tao yung pinagsaserban mo, no? Ngako, kita niyo na, ya. Coming from a chef, no? Certified chef. Sinabi niya, alam nyo ba, di ba, yan po ang lagi ko sinasabi. Passion at pagmamahal din sa pagluluto, dapat di nawawala. Hmm. Hmm. Meron pang in-add dito si chef. Chef, ano tawag mo nito sa inumin na to? Buko juice. Buko juice. Magaling ba talaga? Ilagyan ng payong, eh. Kainit, eh. No, cheers muna tayo, chef. Yan. Galing, oh. Parang buko juice na rin. Hmm? Tinanggal mo yung baho sa ibabaw. Pinalamig mo yung buko sa rin. Nilagay niya, pinalik niya ulit. Buko juice! Kaya! Ah, ako, mga Noy, ah. Para lang po sa kalaman ng ating mga nanonood ngayon, ah. Si Chef Rai po ay isang certified chef po siya, no? Nagluluto siya. Although, pakita niyo, hindi siya masyadong sasalita eh, dahil dito naman po siya talaga sanay sa camera. Napilit ko lang kasi gusto ko talaga matikman itong kanyang rice. Lomi overload. Mm. Kaya overload, chef. Dami mo kasing nalagyan laman. Mm. Kaya mabubusog talaga yung kakain. Kaya matama. Ito kasing isang bowl na to. Good for 2 to 3 persons na to. Ang kumakain ito. Kaya maganda siya. Madami na siyang mabubusog. Plus ako, ngayon, maikwento ko lang, no? Mm. Yung prices po nila dito, price range sa La Quacha Bar and Restaurant. Siguradong pangmasa, no? Affordable, mm-hmm. Kayang-kaya po ng pamilya, no? Kung gusto yung yung ano ba, chef, nabibisita sila dito sa Nueva Ecija, mm-hmm. Along the way kung dadaan sila, no, ang kalapit mo rito, chef, yung mga probinsya ng Pangasinan, Tarlac, yes. 'Di ba? Mm. Kung kayo papunta ron, might as well, mga Noy, dumaan naman kayo dito sa Kuyapo, no? Anong tawag nga ulit? Saka hindi ko mag-guess yung pangalan ng lugar, eh. Kalangkwasan, mga Noy. Mm-hmm. Kalangkwasan. Nung pagpunta ko po rito, ginamit ko lang, nag-waste lang ako, no? At tinanong ko kay chef ang exact address, winaze ko siya. Napakadali, mapupuntahan nyo po. Yan, at try nyo ang mga pagkain dito. Murang-mura, sobra. Tsaka iba yung vibe. Iba yung vibe nung lugar. Nakita mo. Oh. Ano ba naman yung mga itsura nung makain lugar na yan? Ka. Makumakain ka na, nare-relax ka pa. Mm-hmm. So, galing talaga nung concept mo dito, chef, ha? Oh. Yung pinaghalo-halo mo yung mga idea ng island-island ganyan na... Mm. Mga tourist spots. Tourist spots.
Kaya yung itsura ng lugar, mga Noy, refreshing eh. Mm. Na ano siya, sa mata po. Parang para sa atin, lalo yung mga nasa Manila dyan na nanonood natin, oh, at sa mga Karatig lalawigan, no? Pag napunta ka rito, mapipil mo may ibang vibe eh. Talagang iba. Galing. Bali, may touch siya ng Balinese na rin. Mm. Some touch ng Hawaiian, kung mapapansin mo. Mm-hmm. Then, most of the decorations na rin, gawang mga tribo. Maranao tribe, Aita. Yung mga yun. Oo, so, yun ang kagandahan. So, yun yung dahan-dahan kong nilalagay na display na ano, para na ipopromote din natin yung mga places na yun. Craft ng mga... Craft ng ibang lugar. Oo, craft ng ibang lugar. Pero yung ginagamit mo dito, Chef, matanong ko rin ha, yung mga designs or mga decorations mo dito, Pinoy lahat yan, no? Mm. So meron ka rin foreign? Oo, may mga foreign na. Mm. Yung mga nabili ko na sa ibang bansa. Sa ibang bansa. Mm. Ayun. Tama, kumakain kami dito, no, ya? Sa mga gustong pumunta rito. Oo. Di ba? Pwede nyo siyang puntahan na yan po ang kanyang address. Sa mga gusto pong kontakin sila, ayan po ang Facebook page nila. Nagkikater kayo dito, Chef, ng birthdays. Yung mga occasions ba, no? Binyag. Binyag, ganyan. Kasal, birthday, pwede rin. Pwede rin. Diba, reception? Oh. Ayan, yung kainan, ha? Mm. Sila po lahat ang bahala dyan. Nako, walang kuskus, balungos, malinis na malinis. Gagawin nila yan para sa inyo to make it happen for you guys. Ayan, mga Noy, tikman nyo ang pagkain dito sa La Quacha Bar and Restaurant. Ayan. Ako, Chef, ha? Kasi pagka pinakita ko sa kanilang inubos natin itong dalawa, ito, pan 3 to 4 persons nga daw ito. Baka po, mga isang oras abutin eh. At syempre, mga Noy, maraming salamat na naman sa pagsama nyo sa episode na ito. Konting hingi-hingi po ko ng paumihin at pasensya kung... Nakakarinig ba sila, Chef, ng background noise, no? Kasi along the road eh. Along the road, along the highway po kasi itong La Quacha Bar and Restaurant, no? Yeah, very accessible naman siya. Accessible talaga yan, Chef. At mabuhay po kayo lahat. Maraming blessings ang dumating sa inyong buhay, mga Noy, ha? Ako po ang inyong coach, si Kuya Dex, kasama si Chef Ray dito ng La Quacha Bar and Restaurant. Maraming salamat po. Yung nasa likod ng camera, mga Noy, iba muna ang kasama natin. Si Girl Lente yan. Bigyan natin sila ng pagmamahal. Bye-bye. Bye-bye. Tenacity.